Tuhan. Hah? Tidak mau. Tuhan. Sa samansya, inapun yung lungsod ng Manila, Francisco Icomolero Lumamoto at Tenyeng General Alex Chiparete. Ito ay sa sakihan ng Manila Patapangulo, Rene R. Escalante, Dinan Edith Valenzana, patungkot tagapagpaganap Cecil L. Romero, patungkot tagapagpaganap Presidente L. Aguilar, tagapangasiwa Nessie Gintalina at Ginoong M. A. Dami. Thank you.
Metropolitano po ang seremonya sa pag-aaling ng nilaklak sa pagtayo ng pamalasang bayani si Dr. Montalizar. Sa punto ito, mangyari ibaling ang iyong atensyon sa Red Bull upang kumbayan ang mensahe ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Pangulo ng Republika ng Pilipinas. I join the entire nation in commemorating the 124th anniversary of the martyrdom of Dr. Jose Rizal. The triumphs we continue to face this year have given rise to new breed of heroes who have shown extraordinary courage in the face of unprecedented challenges. Inspired by the noble example of Rizal, our modern heroes, let us rekindle in our hearts the strong sense of the nation that enabled our borders to rise in tyranny and build society founded on the lessons of our history. As we remember the sacrifice more than a century ago, let us continue moving together, fostering solidarity, integrity, and patriotism among our people as we pursue real and meaningful change in our society. Mabuhay si Rizal at mabuhay ang sambayang Pilipinas. Maraming pong salamat sa ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Magkatingin, isa na namang mahalagang tala sa ating kasaysayan, ang pagbalita sa 174 na kawaligansaryo ng kabayanihan ng ating pambansang bayanin si Dr. Jose Rizal. Ang tema sa pagbalita ng kabayanihan ng ating pambansang bayanin, Jose Rizal, inspirasyon sa pagbangon at pagbilog ng bayan. Sa umaga ito ng pagbalita, masukuhayan natin ang pagdating ni Kalihim Delphine N. Lorenzana, ang kagawaran ng Pangulong Pambansa. Siyang ang kinatawan ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ang kanilang Pangulong Pambansa ay sasalubungin niya Teniente General Allen T. Paredes, Namumunong General ng Hukbong Papawid ng Pilipinas, Punong Lungsod Francisco Rico Moreno Dumagoso ng Maynila, at Dr. Rene R. Escalante, Tagapangulo Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas. Sa kasalukuyan po ay nakahanda na ating mga kasundaluhan mula sa hukbong dagat ng Pilipinas bilang mga elemento para sa seremonya. Para sa seremonya sa pag-aaring ng Bulaklak, ito ay pamunuan ni Kapitan Romel H. Robles, Philippine Navy Marine. Ay nasa kabataan at nagkakaroon ng household infection. So, kaya kailangan ngayon natin ipakita mga kabataan na tayo maging responsable mamamayan para sa ating sarili, para sa ating pamilya, para sa ating bayan na kumakaharap sa matinding hamon ang siyudad ng Maynila, ang bansa at ang buong mundo, no? Dito sa pandemya. Nilulugmok tayo dito. At sa 10 buwan na nakaraan, simula nagkaroon ng infeksyon sa ating bansa, ay marami na tayong natutunan. At ang mga bagay na natutunan natin ay kaya palang iwasan yung infeksyon. Kaya matuto tayo bilang kabataan na sumunod sa mga maliliit na alituntunin, or what we call the simple medical health protocol, tulad ng pagsusuot ng mask, practice physical distancing, at saka maghugas ng kamay. Ito yung mga bagay na madadaling gawin. Ayun, yun na lang po na New Year's message na rin at paalala sa ating mga kababayan na may COVID-19 pa rin po. Okay. Una, tuloy po ang bagong taon. Ilang oras na lamang simula ngayon, no? Yun, tiyak. Kaya kailangan maging responsable pa rin tayo sa ating sarili at kapwa. Dahil may nakaakbat, mayroon pang panganib, may pangamba pa, at talagang
yung panganib na dulot ng COVID-19 ay may kasiguruhan ng kamatayan dahil hindi na ikakailan araw-araw maraming nasasawi. So kailangan po maging responsable tayo sa ating sarili, pamilya at pamayanan. Pangalawa, nakikiusap naman ako kung maaari. Tinamaan na tayo sa ekonomiya. Marami na nawala ng trabaho, marami na nahihirapan. Kaya ang panawagan ko, huwag na tayong gumastos sa mga bagay na walang kaparalakan. Unang-una dyan, siyempre gusto natin bagong taon, base sa ating tradisyon, ay magingay at salubungin maingay, masiglat, yakapin ng buong buo ang bagong taon. May ibang pamamaraan. Kaya hinihikahit ko, huwag na kayo bumili ng paputo. Dalawang bagay ang idudulot sa inyo niyan na maaari kayong maaksidente at mapisala kayong physical at pwede magdulot ng kamatayan. Pangalawa, yung meron pa rin COVID-19. So, ito lagi natin nilalagay. We must learn how to live with COVID-19. And at the same time, we can learn how to go back to work safely. Ito ang bagong normal ng 2021. At sa awa naman ng Diyos, makakaraos tayo dahil ang national government at ang mga local government like kami sa buong Pilipinas ay nagkakaisa naman tungo sa ligtas na pamumuhay sa araw-araw nating pamumuhay din sa loob at gitna ng pandemya. Maraming salamat, Mayor Isko Moreno, and Happy New Year po. Happy New Year. Ay, sa parating na ang kanilis ng kagawa.